Ayan, ngayong araw, ngayong hapon na ito, ako po ay nabigyan ng pagkakataon para magsalita. And gusto ko lang ipagpatuloy. Kung napapansin niyo po, ito pong nakaraang tatlong linggo na, pangatlong linggo ngayon, tayo po ay nagfo-focus sa libro ng Colossians. Sino po yung nandito last week? Nakinig po, ayan. So nakita natin si Pastor Edwin, inilatag niya ng maigi yung Colossians chapter 1, no? And actually, bigyan ko po kayo ng parang extra notes. Hindi naman. Yung ating pong morning devo. Sino po nanonood ng morning devo? Yung mga ka-morning devo. Actually, nung itong nakalipas na linggo, sinimulan din po nila yung panibagong series or panibagong season. And they were and si Pastor Edwin at si Pastor Millet, yung Book of Colossians din yung kanila pong pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan. So napakagandang, panoorin din. Ayan. So ako naman ngayon, nais kong ipagpatuloy. So after Colossians 1, syempre ang susunod, Colossians 2. Ayan. So sa munting oras that I have, I will try to read and hopefully makapagbahagi ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen po ba? So simulan natin basahin sa Colossians chapter 2, verse 6. Kaya't yamang tinanggap ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, patuloy kayong mamuhay ayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo dahil sa Kanya, matatag sa pananampalataya, kung paanong kayo'y tinuruan at nag-uumapaw sa pasasalamat. Next verse. Mag-ingat kayo upang huwag kayong maging bihag ng sinuman sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya batay sa mga tradisyon ng mga tao, batay sa mga mapamahiing aral ng sanlibutan at hindi batay kay Kristo. Next verse. Sapagkat sa Kanya ay naninirahan ang kabuuan ng kalikasan ng pagka-Diyos sa anyong katawan. So si Jesus yan. So sinasabi natin sa Colossians 1, kung naalala nyo, diba, binahagi doon na, you know, ang kabuuan, na, kumbaga, the fullness of God was manifested in the person, sa katawan ni Jesus. So yung buong katauhan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo Jesus, kahit nung siya ay nagkatawang tao. So pagpatuloy natin. At kayo'y ginawang buong-buo dahil sa pakikipag-isa ninyo na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at pamamahala. So dun din sa Colossians 1, no? Sinabi rin na si Jesus ang ulo ng simbahan. At sinabi din niya ni Pastor Edwin na since Jesus ang ulo at tayo bilang mga anak niya, tayo ay katawan o bahagi ng simbahan. Malino na malino yon, okay? So yan, pamamahala, verse 11. Sa Kanya ay nakaranas kayo ng pagtutuling hindi ginamitan ng mga kamay sa pamamagitan ng pagwawaksi sa makasalanang hilig ng laman sa pagtutuling ayon kay Kristo. So pag-uusapan natin yan. Next verse. Yamang inilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo'y muling binuhay na kasama niya sa bisa ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan. So yung resurrection power. Next verse. Noong kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway. So yan, lahat tayo, di ba? Sumusuway tayo eh. Pero ngayon hindi na. In Jesus' name. At kayo'y nasa di pagtutuling ng inyong laman. Binuhay niya kayong kasama niya. Amen. Salamat. Pinatawad niya tayo sa lahat ng ating pagsuway. Napakagandang pangako mula sa Panginoon. Diba? Next verse. Matapos pawiin ang nakasulat na katibayan laban sa atin na naglalaman ng ating pagkakautang. Pinawalang bisa niya ito matapos niyang ipako sa krus. Next verse. At matapos niyang tanggalan ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga pamamahala, siya'y inilantad niya sa madla upang ipakita ang kanyang pagwawagi laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. Last verse? Verse 16? Oh no, I think that's the last verse. Alright. So yan ang ating pag-uusapan ngayon. Diba? So like what I've said, ating
pagpapatuloy yung pag-aaral sa book ng Colossians. And gusto ko rin sana i-encourage ang lahat tayo na basahin natin ito. You know, marami tayong makukuha ang mga katotohanan dito. Yan. So si Jesus, yan. So pag-usapan natin verse 6. Diba? Sabi dito, si yamang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Sino po sa inyo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon? Yan. So lahat tayo. Kung hindi man, meron tayong pagkakataon mamaya pag ano natin yan. We'll fix that. Yan. Kaya naisipan kong pangalanan itong mensahe ko ngayon na mamuhay ayon kay Kristo. So sinabi dun sa verse na yun, verse 6, yamang tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Ano ba yung tinatanggap natin? So pag-usapan natin yan. Ngunit, tayo rin ay binibigyan ng utos na since tinanggap natin si Jesus, ang kanyang ginawa, ang ating, kumbaga ang ating tugon sa ginawa ni Jesus, sa pagtanggap sa ginawa na niya, ay mamuhay ayon sa kanya. Amen? Yan. So paano tayo mamumuhay para sa kanya? Verse 7, sinabi doon, kailangan na tayo'y manatiling nakaugat at nakatayo. So, yung ating pamumuhay ay dapat nakabase or nakatayo doon sa revelation kung ano yung ginawa ni Jesus sa atin. And if we set our lives or kung ating itaguyod ang ating buhay, kung ano ang ginawa ni Jesus, ang pangako niya ay magiging matatag ang ating buhay. Kasi siya ang tunay na pundasyon. Amen? Ayan. So, pag tayo ay nakaugat at nakatayo sa kanya, kahit ano mangyari, basta tayo na kay Jesus, tayo'y tatayo. Amen? Yan, matatag sa pananampalataya. So, kailangan manampalataya tayo. So, yung pananampalataya, it's something that, you know, even ako rin, you know, kahit mga pastor, hindi naman sila, kumbaga, exempt sa mga times na minsan, that or requires na kailangan naming manampalataya. Actually, our lives, our daily lives, hindi lang kahit pastor ka, it should be a life of faith or a life na, or a buhay na palaging nananampalataya. Hindi dahil sa atin, kundi meron tayong Panginoon na pwede natin pagkatiwalaan. Yan, amen? Yan. And sinabi rin dito, kung paano'y kayo tinuruan. Diba? So para tayo'y maging matatag at nakaugat, at nakatayo sa pananampalataya, kailangan pakinggan natin yung mga tinuro sa atin. Diba, sino nakinig ng mga katuruan? Diba, yung pagpunta mo sa church this Sunday, you know, that's part of it, parte yan. Yun ang nakikinig ka kung paano ka tinuruan. Yung mga life group leaders natin. Ayan, so, you know, it's part of it. Yes. Siyempre, hindi ko naman binabaliwala nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. But siyempre, God has appointed leaders and pastors or shepherds para magturo sa bawat isa. And if you want to be rooted and grounded, you know, and strong in our faith, we need, kailangan natin pakinggan yung mga turo. Hindi lang pakinggan, kundi i-apply sa buhay natin. Diba? Hindi naman pwedeng pakinggan mo lang tapos wala na. O alin ba, ano ba yung preach ni Pastor Edwin last week? Ah, maganda yun eh. Ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. Hindi, kailangan natin ipamuhay ito. Amen? At syempre, ganun din, kailangan magpasalamat din tayo or nag-uumapo sa pasasalamat. So, we'll talk about that. Next part of the verse. Sige. Verse 8. Yan. Mag-ingat kayo upang huwag kayong maging bihag ng sino man. So if you read the verse before that, 'di ba sinabi na kailangan tayo ay rooted and grounded. Kumbaga nakaugat at nakatayo. Nakatayo saan? Sa katotohanan ni Kristo. Kung tayo nakatayo sa kanya, hindi tayo mabibihag ng kung sino man or ng kung ano man. And alam naman natin na maraming mga bagay na minsan maganda sa pakinig, ngunit kung pag-iisipan mo, hindi pala tamang katuruan. And maraming ganyan. And I'm not just talking about in our times now. Even before Jesus' time, maraming mga katuruan na taliwas, kumbaga sa katotohanan ng tinuturo ni Jesus. Kaya sinasabi ni Apostle Pablo dun sa church in Colossians, mag-ingat kayo.
Pag-aralan nyo yung tunay. Di ba, ako, palagi sinasabi ito na illustration, yung mga bank tellers, di ba, for them, para sa kanila, para malaman nila kung ano yung peke na pera, ang pinag-aaralan nila is kung paano yung pakiramdam ng totoong pera. So, kung magfo-focus ka kasi doon sa peke, kasi minsan, kaya talagang pekein eh. But, kung alam mo kung ano yung totoong pera, yung pakiramdam niya, hindi mo na kailangan problemahin kung ano yung mali. Mag-focus ka lang dun sa tama. Di ba? Yan. So sinabi dito, ng sino man sa pamamagitan ng filosofiya. Yan. Maraming mga nga, and I'm not saying na huwag tayong mag-aral. You know, there are a lot of things that we need to learn. You know, sciences and all of these things. But then again, yung wisdom na sinasabi dito or yung pag-aaral dito na tinutukoy dito is yung, kulog ba yun? Hindi ko alam. Nag-i-email na sila. Is yung katotohanan or yung spiritual wisdom mula sa Panginoon. Diba? Kung nag-aaral ka, great, good. That's perfect. Huwag mong, ano yan. Sabi, pati sinasabi dito yung mga pilosopiya, yung mga walang kabuluhang pandaraya. Batay sa mga tradisyon ng mga tao. Eh, alam naman natin sa ating bansa, di ba? Tayo ay deeply, if I can say, deeply rooted in a lot of tradition, di ba? Mga pamahiin. Di ba, naalala ko yan, yung mga pamahiin nung bata ako. And again, some of it is good. Yung tradisyon ng paggalang sa mga nakakatanda, okay po yan. Diba? Pero mayroong mga ibang tradisyon na minsan, diba, it gets passed from one generation to another, but if we don't study it, we're just doing it, sabihin natin, nakasanayan ko na eh. Lumaki na akong ganyan. Diba? So hindi mo na pinag-aaralan. So the Apostle Paul was encouraging the Colossian church, study. Read the Word of God. Find out for yourself. Don't just rely on what others are saying. Yung mga tradisyon, mga nakasanayan. Kasi kung ganun, mas madali kang malilin lang. Amen? Yan. Kasi ang lahat ng ito ay hindi batay kay Kristo. Yan. And sinabi rin doon, yung verse 9 and 10, talking about yung pagkapangunahin ng Panginoong Jesus. Diba sa Colossians 1, that He is the express image of God. So, inalunin siya, in-emphasize ulit sa verse 9 and 10 ng chapter 2. Sabi doon na sa Kanya na nirahan. So, in the English, for in Him, in Christ, the whole fullness of deity dwells bodily. And you have been filled with Him. So kung tinanggap mo si Kristo, si Jesus ay nabubuhay sa puso mo. Siya ay nananahan sa iyo. Sabi doon. Yan. And sabi niya natin si Kristo ang puno at ulo. Yan. So He is the head of all rule and authority. Okay? So kailangan natin maisa puso yan at maintindihan yan. Next verses. Sige. Verse 11. Sa Kanya ay nakaranas kayo ng pagtutuling hindi ginamitan ng mga kamay. So yung again, pag-uusapan natin to. Actually, hindi ko natanong kay Pastor Edwin na ano. But anyway, yung pagtutuli. Yan. So yung mga lalaki talaga makaka-relate dito, no? So I'm not talking about the physical na pagtutuli. Alright? So, but I will discuss a little bit of it. So, ang unang pagbanggit ng circumcision sa Bible, you can find it in Genesis 17. So, pwede niyo pong basahin yan. So, bakit ba importante yung circumcision o yung pagtutuli? Alright? So, in Genesis 17, ang Panginoon ay nagbuo ng covenant. At tipan, yun, yung Tagalog. Tipan kay Abraham. Na sinabi niya na ikaw ang pinili ko at mula sa iyo, di ba, mabubuo ang bansang Israel, God's chosen people, you know, through you. Di ba, sinabi niya. So, yun yung unang pag-mention ng pagtutuli. Kasi, nung tinawag ng Panginoon si Abraham, di ba sabi niya, go and leave your country and go to a place where I'm calling you. Where you will, you know, if you look at the stars, makikita mo kung gaano karami yung stars, gano'n na magiging iyong mga anak. Alright? So, nung siya ay pumunta dun sa kung saan siya tinawag ng Panginoon, yung mga taong nakapaligid o yung mga bansa
kung saan pumunta si Abraham, ay kumbaga, we, in the English, heathen, ano ba yung Tagalog ng heathen? Mga pagan, pagano, yan. Kaya ang Panginoon, sinabi niya, para ma-separate ko kayo, magkaroon ng distinction between you and yung mga pagano, magkakaroon tayo ng tipan, ng kasunduan. So ginawa niya yung pagtutuli, so yung physical. So it's a reminder and it's a symbol of the lineage of God's chosen people to Abraham. Alright? Kasi sa akin din pagsasaliksik, meron ding medical benefits yung pagtutuli. Kasi, you know, if I can say this, na parang pag hindi ka circumcised, it can be more risk of having diseases. Ganyan. So, hindi na, kumbaga, sa pagtutuli, it helps curb the spread of diseases. So, meron din siyang medical benefits. Yan. Okay? And circumcision, as I've said, is a covenant between God and His chosen people. Yan. So, importante maintindihan natin yan. Circumcision identifies, you know, so kumbaga, nagpapatunay kung sino yung mga tao na merong tipan ng Panginoon. So now, syempre, in our time, di naman natin pwede sabihin, oh, di ba? But what the Apostle Paul was referring in Colossians 2 is not a circumcision based on human or on the flesh, but a circumcision of the heart. So yun yung distinction. Same principle, but yung distinction is in the heart. And it says there, as I've said, you know, tinanggal, kumbaga, tinanggal yung ating kasalanan. In a sense, you know, when we are circumcised in our hearts, it means that we are removing, tinanggal natin yung mga kasalanan or yung dumi, or ni Christ, nung dumi ni Kristo, yan. Hindi dumi ni Kristo, tinanggal ni Kristo yung dumi sa atin. Yan. Okay. So, kailangan ko talaga mag-aral ng Tagalog. Kaya natin yan. Amen. It's good. Yan. Diba? So, the circumcision of the heart, ginanggal ni Jesus ang ating kasalanan. Importante yun. Dahil kay Jesus. And it also serves as a distinction between us, yung mga mananampalataya. So, tayo mga mananampalataya, meron tayong tipan sa Panginoon. And we have been circumcised. Sinabi doon, malinaw. Yan. So, yan ang difference natin. Dahil si Jesus ay nasa atin. Okay? Next verses. Colossians verse 14. Matapos niyang pawiin ang nakasulat na katibayan laban sa atin na naglalaman ng ating pagkakautang. So lahat tayo ay merong utang. Sabi mo, Pastor, paano nangyari yun? All of us, meron tayong utang sa Panginoon. At ito'y nagsimula nung si Adan at si Eva ay sumuway sa Panginoon. Dahil sa kanilang pagsuway, kumbaga, lahat ng tao nagkaroon ng sin nature. Sinabi rin sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So kahit sino ka pa, kahit anong tingin mo napakabuti mong tao, kung hindi mo pa tinatanggap ang ginawa ni Jesus doon sa krus, sabi dito, ikaw ay nagkasala. Ikaw ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. You know, yung term na sinasabi dyan, yung fall short, a common, kumbaga, ang concept niyan is yung parang sa archery. Sino ba nakaranas na ng archery? Or yung target practice. Yan, yung target practice na what it means to fall short is you cannot hit the bull's eye. Kahit anong asinta mo. Di ba? Asinta, yung gumaganong ka pa or ano. Hindi mo mahihit yung bull's eye kasi walang sino mang tao na kayang abutin yung standard. Ano ba yung standard na yun? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Yung holiness niya. No man can measure up to the glory of God. Ngunit, so yun ang maganda, ngunit, di ba? Dahil kay Jesus, sinabi rin, so I want to continue this before I do that. Sabi sa Romans 6:23,
sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Talking about death. So we all have that debt. And para ma-satisfy yung utang na yon, there needs to be a payment. Sabi ito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So someone needs to die. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So yung ating utang has been canceled, has been paid for, not by us, but by the sacrifice of Jesus on the cross. Doon sa krus, yung utang natin na buhay na kamatayan ay binayaran. And how many of you would, iba, kung meron kayong mga utang, kung yung pinagkakautangan nyo, sinabi niya sa inyo, yung utang mo sa akin, canceled na. How would you feel? It's good, di ba? Hallelujah, maraming salamat, di ba? In essence, ganoon yung ginawa ni Jesus para sa atin. Kinansela niya, binayaran niya, na hindi na natin kailangan bayaran pa. Okay? Yan. Kasi nga, because He is a holy God, that's why there needs to be a sacrifice. And can you imagine yourself sacrificing yourself? Ako hindi ko maisip yun na parang ipapako ko yung sarili ko sa krus para pagbayaran yung kasalanan ko. I don't wanna do that. And thank God. Maraming salamat sa Panginoong Jesus dahil hindi ko kailangan gawin yun. At kayo rin, lahat tayo, hindi natin kailangan gawin yun. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala at manampalataya at tanggapin yung ginawa niya. Okay? Yan. So malinaw. Hopefully. Amen. Okay. Yan. So ang kabayaran ay na kay Jesus. Okay. You know, and in the time that I have as well, ito yung dalangin ni Apostol Pablo sa church na nandun sa Colossa. So pinag-aralan din natin yan. Diba? And para sa atin, para hindi tayo malinlang ng kahit anong mga turo or mga pamahiin or mga tradisyon. Ang aking dalangin, and even our church, our leadership, our heart and our prayer is na lahat tayo ay magkaroon ng mas malalim at mas malinaw na pagkakaintindi kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Kung sino siya. Siya ay banal, siya ay Panginoon. Anong ginawa niya sa kanyang kabanalan, sa kanyang pagmamahal para sa atin, kanyang ibinigay ang kanyang anak para bayaran yung ating kasalanan. At dahil doon, tayo ay magkakaroon ng buhay. Hindi lang buhay na walang hanggan, yes. But ngayon, magkakaroon tayo ng abilidad para mamuhay para sa kanya. That we are now able to live our lives for Christ. Kagaya na inawit natin kanina, na whether I live, iba habang tayo namumuhay, or whether I die, you know, it's for all for God's glory. The Apostle Paul also said, diba, you know, for me to live is Christ. Diba? We have been called. You know, we have been chosen. Sabi mo nga sa katabi mo, ako'y pinili. Sabi, yung katabi mo, sabi mo, ako rin, pinili rin ako. God has chosen all of us. God has called all of us. Ang tanong na lang is, tinanggap mo ba? That's the most important thing. Okay? Whether we live or whether we die, it should be for the glory of God and for Christ. Amen? Let me just read as I close and maybe I'll call the team up. Nung 2 weeks ago, nung ako'y huling nagbahagi, I talked about Colossians 1, kung naalala nyo. Diba? And ang panalangin na ito, I believe it's also a prayer that we can pray for ourselves. Colossians 1:9. Dahil dito, mula ng araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, ay walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. Ang kayo'y magpatuloy
sa pamumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Nagbibigay kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay. Namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Panginoon, sa hapon na ito, sinabi mo sa iyong salita na kung kami ay hihingi sa inyo, bibigyan niyo kami. At ang aming dalangin ngayon sa araw na ito, na punuin mo kami ng inyong karunungan. Karunungan na nagmumula sa taas, hindi galing sa tao. Wisdom that is from above. Punuin mo ang bawat isa ng kaunawaan that we are able to understand. Maintindihan namin kung ano ang inyong layunin para sa amin. Na kami ay mabuhay at mabuhay para sa iyo. Panalangin ko na palakasin mo ang aming espiritu, palakasin mo ang aming puso, ang aming isipan. Na alam namin kung sino ka. Alam namin kung ano ang ginawa mo para sa amin. At alam namin kung sino kami sa inyo. Na hindi kami malililang ng kahit anuman. Dahil alam namin kung ano ang katotohanan at kung sino ang katotohanan. At yan ay si Jesucristo. And even at this point, kung ikaw ay nandito ngayon, and even kung maaari nanonood ka online, na hindi mo pa nararanasan ng totoo at tunay na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ngayon pa lang sinasabi ko sa iyo, kapatid, napakagandang pagkakataon para tanggapin kung ano ang nilaan ni Jesus para sa iyo. Ito ay buhay na walang hanggan. Ito ay buhay na ayon sa Kanya. Napakaraming nakalaan para sa iyo. At ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin, paniwalaan at manampalataya sa Kanya. At kung ikaw ito, can I ask everyone if you can bow your heads and close your eyes? Ginagawa natin ito hindi by tradition or by ritual, but dito nagsisimula ang ating buhay sa pagkakakilala kung sino si Jesus. At kung ikaw yan, dalangin ko na sabayan mo ko sa panalangin ito. Sinasabi sa salita ng Diyos na if you believe in your heart and confess or bigkasin mo that Jesus Christ is Lord, He will come and save you. So ngayong hapon na ito, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat kay Jesus. Salamat sa Kanyang buhay na ibinigay para sa akin, para ako ay maligtas. Tinatanggap ko ngayon kung ano ang ginawa mo dun sa krus, na ikaw ay namatay at nabuhay para sa akin. At mula ngayon, ako ay mabubuhay para sa iyo at sa tulong mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.